Magsitayo po tayong lahat. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbiyento. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo ang lambong ng panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningninga ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo ang iyong ulo, ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran.
at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tignan mo ang iyong mga anak na ang sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon, ibinalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Inutos ng Diyos na patagin ang mataas na bundok at walang hanggan, burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos, babalik sila at masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang panaginip. Lahat tayo ay natutuwa, masayang nagsisiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman ngayoy kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan iyong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Iyong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Malalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal ninyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus. Sa kaharangalan ng at kapurian ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Oh.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang sa tetrarka sa Galilea, at ang kapatid namang niyang si Felipe sa lupain ng Ituria at Franconia, si Lisanias ang triatka sa Abilinia, sina Anas at Kayafas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya, sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi nang isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang likuliko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isa po sa pinakasentrong tauhan tuwing ikalawang linggo ng Adbiento ay si San Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ng maliwanag sa ating Ebanghelyo ang pangaral ni San Juan Bautista na nag-aanyaya sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos bilang paraan ng paghahanda
sa pagdating ng Panginoon. Uulitin ko po ang kaniyang panawagan, pagsisisi at pagbabalik loob bilang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Makikita natin na matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ng tao para sa kaligtasan ng Diyos, isinugo niya ang tagapagligtas sa pamamagitan ng Mesiyas at ang kaniyang pangalan ay Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, at ang Emmanuel na ito ay si Jesus Nazareno mismo na lagi nating kasama at kapiling sa araw-araw ng ating buhay. At ang pagdating na ito ni Jesus Nazareno ay inihanda ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod na may kababaang loob. Kitang-kita ito sa kaniyang pamumuhay. Nanirahan siya sa ilang at nagsuot ng damit na yari sa balat ng kamelyo. Siya'y may sinturong yari sa balat, balang naman at pulukpukyutan ang kaniyang kinakain. Sa kaniyang pangangaral, hindi kailanman nagpakita ng pagmamalaki o kayabangan si Juan Bautista. Sa halip ay ipinakita at ibinuhos niya ang kaniyang abang paglilingkod. Sabi nga ni San Juan Bautista, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ibinyagan na kayo sa Espiritu Santo." Kung pagninilayan nating mabuti, tayo pong lahat, kagaya ni San Juan, hindi karapat-dapat sa banal na presensya ng Panginoon. Sapagkat lubos ang kabanalan ng Diyos at tayong lahat makasalanan. Minsan nga mapapatanong tayo, kung tayo ay puno ng kasalanan, paano at bakit tayo nakakapagdasal, nakakapagdebosyon at nakikibahagi sa banal na misa? Simple lamang ang sagot, dahil tayong lahat kinaawaan at kinahabagan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ito ang paanyaya ni San Juan Bautista, sa sino mang magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, tiyak yon papatawarin, kakaawaan at kahahabagan ng Diyos. Kaya nga mismong si Jesus Nazareno, nililinis tayo sa ating karumihan, pinalalakas tayo sa ating mga kahinaan at pinatatatag tayo sa kabila ng ating mga karupukan. Mga kapatid kay Kristo, maganda din pong itanong natin sa ating mga sarili para sa pagninilay. Paano kaya kung sakaling may kaunting panahon na lang tayo dito sa lupa? Paano kung may kaunting panahon na lamang tayo at tatawagin na tayo ng Diyos sa kaniyang kaharian? Nakapagsisi at nakapagbalik loob na ba tayo?
sayang ang pagkakataon kung tayo ay hindi nakapagbalik loob. Sayang ang pagkakataong mailigtas tayo ni Jesus Nazareno mula sa kuko ng kamatayan at kasalanan. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos patuloy na nagmamahal sa atin. Hindi po mahalaga kung ano ang ating nakaraan. Ang mahalaga, tinatama natin ang ating pagkakamali at taos-puso ang ating pagbabalik-loob. Huwag tayong mapako sa ating nakaraan. Anumang dumi o lalim ng ating pagkakasala, tinatawagan tayo na magsisi at magbalik-loob. Basta tayo lamang ay handang tumugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno na sundin ang kalooban ng Diyos. Nakakasiguro tayong patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala at higit sa lahat, babaguhin ng Diyos ang ating buhay at pamumuhay. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y kaniyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob. Natugpin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno ng aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tuptin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kaligayahan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at padihirap sa buhay, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mga kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal,
sa piging ng kanyang kaharian sa langit, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kalooban, kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malubod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat sa kaniyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya'y puspusang nagningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O
sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo pong lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal
at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kasayahan, panahon.
kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin na. Panginoon, sa pagbalik, kami yung bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin na. Announcement po, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang mga Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin
ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong patuloy na pagtulong at pagbibigay donasyon sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob, online donations, pamisa, love offerings, at pagbibigay ng ayuda tulad ng bigas, kape, dilata at noodles. Ang inyo pong mga ibinibigay ang siya namang ating iniaabot sa ating mga kapatid na mas higit na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga naging biktima ng mga sakuna at iba't ibang trahedya. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit, magkawang gawa at ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Narinig po rin ninyo sa ating announcement na available na ang ating kalendaryo. Bukas po ang ating finance office para sa mga nais bumili. Gayon din po, meron tayo ditong booth na malapit sa BPI sapagkat limited copies lamang po ang ating kalendaryo. Bago po ito maubos, hindi na po kami magpapaprint pa. So sa mga nais bumili, ito po ay magandang pagkakataon upang ipamigay ninyo bilang giveaways at pangregalo sa darating na Pasko. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaid po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.